Kuha muna tayo ng motor, guys, para mapintahan natin kay Sir Alvin. Dito po tayo sa Emerald Acacia State. Sama mo ko. Oh, sama na kita, oh. So guys, dito na tayo sa parking lot nila Ma'am Eileen at Sir Alvin. So kukunin na natin yung gusto nilang papipintahan, papa-change color na Kimco-like. So check natin yung papeles kung tama ba lahat sa motor. At ito na Sir Alvin, piniprepare na niya yung papeles para pag na-check, may checkpoint sa daan, eh may pakita tayo. Okay? So ayan, na-double check ko na at syempre meron na silang kopya para sa akin. And then pinakita na rin sa akin yung mga ika nga eh baso-basura daw ni Sir Alvin. So yan, para nang sa ganun naman eh mayroon tayong profile o mayroon tayong paghahalin tulad pagka kinalas-kalas na natin. Okay, salamat. Okay guys, paalis na kami. Galing kami dito sa may si Paring Joseph na magdadala ng Kimco-like ni Sir Alvin. Alright, diba? At buti na lang, magandang araw. So dito ako sa ilalim ng puno ng balete, nagpipintura, mga katropa. So ito na yung gamit ko, piniprepare natin. At syempre, kunan natin ng video muna yung motor ng Kimco-like. Kaya napapansin nyo, sa sobrang tagal na hindi na ginagamit ng may-ari. 6 months na raw. Ayan, binahaya na ng bubuyog o pukyutan ba? Pati dito sa ilalim ito, meron din yan. So itong motor ng Kimco, guys, bago pa talaga ito siya. So hindi pa siya ganun kalaspag. Medyo laspag lang yung flares kasi ang tinakbo ng kilometrahe nito 5,000 kilometers mahigit lang. So malalalim na kasi yung mga gasgas nito. Kaya minasilihan ko muna to bago ko pinrimeran yung mga to. Maliliit lang na gasgas kaya lang malalalim. Kita nyo naman sa tambucho, di ba? Lalo na dito sa part na to. Ang lalim ng flares, ang gasgas ng flares nito. Tapos yung emblem ng like 125 eh, medyo umaangat na. Ganon din yung mga sticker. So I decided na tanggalin ko talaga siya lahat kasi pag change color dapat tanggal lahat. Ayan, pati ito tinanggal ko na rin. Magkagandahan dito sa Kimco-like na to, guys, dito sa may harap niya na mismo na compartment, meron siyang 12 volts na para sa lighter or kung gusto mo mag-charge, di ba? Ang ganda ng to, ang series ng Kimco-like na to. Gustong-gusto ko to talaga tong motor na to. Para siyang Vespa. So ayan, chinek ko muna lahat. Yan, para mayroon tayong paghahalin tulad para pag natapos kukunin natin ulit. Oh, di ba? Shout out kay Pukyutan. Ayan pa oh. Oh, mapapansin niyo ang ganda ng pagkagawa ng bubuyog diyan, no. Oh, di ba? Astig. So shout out nga pala kay Ma'am Eileen Fernandez sa may-ari nito at kay Sir Alvin Escandor Magat. Ayan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Sir, sa pagtitiwala sa akin kay ERB Custom Paint. Ayan, maraming salamat po. Never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. At dito na nga, guys, sinimulan ko ng buksan ang compartment para i-check ko yung mga gamit na naantira dito sa compartment ni Sir Alvin. Ayan, so chinek natin para meron tayong maipakita sa kanila pag binalik ko na yung motor. So ang tinanggal ko lang dito, guys, is yung langis. So take note, guys, sa mga motorista, sa mga riders, huwag po kayong maglalagay ng langis sa compartment nyo. Huwag na huwag po, kasi tulad nito, tumulo yung, nag-click yung langis. So tumulo yan sa compartment. Yung compartment may butas yan na unti. Tumulo rin dun sa makina niya. So mamaya makikita niyo yan. So kinulang ko talaga to siya ng video para nang sa ganun po eh meron tayong paghalin tulad pag binalik na sa kanila. Tapos ginilang ko na rin yung mga barya-barya nito, guys. Kasi ako sa number one talaga, ayaw kong mawala ang tiwala ng customer sa akin. So yan, sinimulan na natin baklasin. Para nang sa ganun, eh syempre, matanggal natin lahat yung mga flarings. Para nang sa ganun, malinis na rin tulad ng mga ganito. Sinasabon ko kasi muna yan, guys. Pati yung loob niyan, para pag hinawak-hawakan ko, binabaligtad ko, hindi rin na madudumihan yung kamay ko. Para yung pintura natin, malinis.
maganda ang finish. So, kaya ko siya binabaklas ng buo. So, para doon sa mga wala pang ideas kung paano namin pinitintahan itong mga ganitong flares, guys, wag na po kayong tumawat sa presyo namin, mga pintor, no? Kasi ang hirap po talaga kung nagkalas na ito at magbalik. Siyempre, kailangan namin alagaan yung flarings na para hindi masira. So, dito sa part na to, medyo may biyak na to eh. Dating biyak na to ng flarings ni Tapaludo ni Sir Alvin. Siguro sa dating natumba to, kaya nagkaroon ng biyak. So, siyempre, kaya pinukunan ko lahat yan para si customer naman, walang maibalik sa akin na masamang feedback, no? So, para lahat, alam din niya kung paano ko ginawa tong motor na to. Ayan. So, mapapansin niyo, di ba? Iniisa-isa ko yan. Tapos, itong flarings na to, buo ko rin yung tinanggal. So, makikita niyo rin po mamaya. Ayan. Dito sa part na yan, yung makina na yan, nako, puno ng langis yan. So, talagang nililinis ko talaga siya. So, watch niyo po hanggang sa dulo. Kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel, don't forget to like and subscribe, mga idol. Pasuyo naman, pashare na rin yung video na to sa inyong community wall sa FB page nyo para nang sa ganun ay marami pang mapuntahan tong video na to at makadami pa ako kasi marami pa akong gustong tulungan na mga malalapit sa atin at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Share your blessings na lang sa inyong munting pag-share ng video na to ay malaking bagay na para sa akin. Maraming salamat, mga boss. Kung mapapansin nyo, guys, ayan, naliligo na ang langis yung makina niya, no? So, sobrang dumi. So, lahat yan, nilinis ko talaga yan para maganda. Kumbaga, bagong refresh yung motorcycle ni Sir Alvin at ni Ma'am Aileen. Ito na nga, mga katropa, sinimulan ko na siyang lihain. Numero 600. Pero dahil merong mga tama ang flarings na to, so minilihan ko siya ng 400 bago ko siya pinrimeran. Minasilihan, then pinrimeran. Paprimeran natin. Yan, nalinis ko na to siya, guys, ng buo. Pati yung loob nito, sinabon ko rin para mawala yung mga alikabok, yung mga buha-buhangin na dumikit sa flarings, no? So, ganun po ako magtrabaho niyan. Ganun po ako mag preparasyon ng mga flarings. So, sa mga gustong magpapintura dyan, just comment down below at the comment section para nang sa ganun ho, ma-replyan ko kayo. So, dito sa part na to, naglagay na ako ng base coat kasi ang kulay ni Sir Alvin is candy gold orange. So, kailangan natin mag-base coat ng silver or white. So, para sa akin, silver ang mas tipong gusto kong i-base coat dito para na sa ganun makuha ka agad yung kulay, ma-achieve ko agad yung kulay na gusto nila si Sir Alvin. So maganda ang kulay nito, guys, dahil candy gold orange siya. So lalo pag naliliwanagan siya, nagre-reflect yung pagka gold niya. So ayan, first layer pa lang yan. So shoutout nga pala ulit kay Sir Alvin Escandor Magat at kay Ma'am Aileen Fernandez. Maraming salamat po, Ma'am, Sir, sa pagtitiwala niyo sa akin. So talagang ipinagkatiwala nila sa akin yung motor na to, guys. So ngayon lang sila nagpagawa sa akin. Actually matagal na tong nag-message si Ma'am Aileen before.
nung hindi pa na-hack yung FB ko. So buti na lang na-save niya yung number ko kaya tumawag sila ulit. So maraming salamat mo, ma'am sir. At para doon sa mga tropa natin dyan sa paligiran natin, kina Ate Mildred, kina Pagong, kina Kanor, shoutout din sa inyo, shoutout din kay Jambi sa kapitbahay natin, at shoutout din kay Joseph Tumibay na nagdadala ng motor na to, nung yung driver ko, yung siya ang pinapakuha ko ng motor. Kasi syempre, paso yung lisensya natin, di ba? Alright. So ito na, tapos na, nailatag ko na yung mga flarings, no? So isusunod ko naman yung kinabukasan is yung tambucho. Ayan. So kalawang na kasi yan. So ang ginawa ko sa tambucho na ito is pinintahan natin ng high temp na kulay bago ko siya intim. Landscape then ka. Syempre lilinisin natin, tulad na sinabi ko kanina, nililinis ko talaga siya, sinabon ko talaga itong U-box, then sinabon ko lahat pati yung mga chassis niya sa loob. Kaya tinatanggal ko talaga guys yung flarings nito para nang sa ganun is ma-access ko yung loob, yung mga chassis, malinis natin ng husto lalo na sa likuran na gulong. Yan, nilinis ko talaga yan. So ito na yung ano niya, yung pagkatapos kong nalinis. Ayan, sinabon ko yan. Ayan, so yung makina naman, ayan, bagong linis pa. Ayan, pupunasan pa natin yan maya-maya. Kaya sana po sa mga gusto magpapinta, huwag naman po kayong masyadong tumawad o baratin yung mga nagtatrabaho ng ganito kalinis, no? Kasi di ho biro magpintura at di ho biro maglinis ng inyong mga motor. Kasi syempre parang nagre-refresh na rin tayo ng motorsiklo nyo eh. Para kahit pa ganun, kahit pa paano, mabawasan ng 1 kilo yung bigat. Kasi mula sa mga talsik-talsik ng mga putik na napunta sa makina, sa chassis, eh pag naipon yun, mga 1 kilo rin nata, o 2 kilo rin yun. Then, joke lang. So maraming salamat po ha, sa inyong pagtitiwala, ma'am sir. Ayan. At shoutout nga rin pala kay Tint ni Juan. Maraming salamat sa pagtimpla ng kulay na to. Sobrang galing nyo, idol. Sobrang galing nyo, bossing. Ayan. Sana naman. Next time ulit, kapag meron ulit tayong project, takbo ulit ako sa iyo, idol. Okay. Maraming salamat, Tint ni Juan. Ayan. Mata-mata yan ni Juan from Antipolo City. Alright, maraming salamat. At shoutout din syempre kay Madam Aisa Dueñas na aking asawa. Ayan. Salamat mami sa pagtulong dito sa pagbuo natin ng flaring. So siya yung umalalay sa akin guys hanggang maggabi. Hanggang alas 7 ko na to siya na bago natapos eh. So shoutout kay Aisa na aking maibahay. Salamat sa'yo. Love you. Deliver natin sa Acacia. Papunta tayo na Acacia today.
Yan ang driver ko kapag magdi-deliver kami ito sa Kasya. Sana makakapinta tuloy-tuloy itong pagpipinta natin. Ayan, kahit na maulan, pinilit nating matapos. In over-overtime ko na para matapos na siya. Alright, so dito na isa loob na Acacia State. Emerald Building. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.